po pagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating morning devotion. Ating pupasimulan ito sa pagpupuri at pag-awit para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhatiin sa iyo, O Diyos. Pakilain sa iyo, Panginoon. Karapat-dapat po kayo sa pagpuri at pagsamba ng iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. 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 Salamat sa iyo, O Diyos. Tayo po ay umawit para sa Diyos. Thank you.
Hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa Diyos, Panginoon. O Diyos, sa umaga nito, patuloy niyo po kami sa sabahan. Patuloy niyo po yung patnubayan, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Lord God, patuloy namin dalangin, O Diyos, na kayo po ang makita sa aming kinagitan, O Diyos. Lord, nasan ba kami dako sa umaga nito? Patuloy kayo mag-usap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Patuloy ang iyong mga salita ay magkaroon sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At patuloy ang gawain nito, Panginoon, na kada umaga pag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Ipatuloy niyo sa bahay, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. Pinupuri po namin kayo. Dinadakila sa tanging pangalan ng Anak ng Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. So, ang devotion po natin ay nanggagaling po sa Book of Faith sa E. So, purihin po ang Panginoon. Nasa pangunguna po ng ating pong district supervisor, Manche Manantala, at ni Pastor Birayan Manantala. So, purihin ang Panginoon. So, tayo po idadako sa mga salita. So, sa Lucas chapter 10, verse 38-41. So, ganito po ang pagkakasabi ng kanyang mga salita. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng mga babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at sabi ka, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So purihin po ang pangalan ng Panginoon. So ngayon mga kapatid, meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan mula sa talata pong ito. Ano ho? So alam ko na marahil siguro maraming beses na napakinggan ang salitang ito, ano itong talatang ito. Pero ang tingnan po natin ngayong umaga mga kapatid, bakit dumarating sa atin ang kapaguran? Ano, ito yung isang bagay na pag-uusapan natin yung umaging ito. Mga kapatid, tayo lahat tayo dumarating sa kapaguran. So wala akong nakita na tao na since birth hanggang sa ngayon, consistent yung lang yan. Amen po ba? Ang tao pag nagkakaedad, mas humihina siya ang kanyang katawan. Amen? So nung panahon na ako, nung ako'y binata, pag ako'y naglalaro ng basketball, ay laro ako sa buong maghapon. Pero ngayong nagkakaedad na, hindi ko na kayang tumakbo ng mga ilang balikan lang, pagod na ako. So mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, lahat tayo may limitasyon ng lakas. Amen po ba? Merong limitasyon yung lakas na binigay sa atin. At lalo na kapag tayo dumarating sa pagtanda, mas lalong humihina yung ating katawan. So ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin, bakit dumarating sa atin ang kapaguran? Hallelujah. So dito sa talatang ito, mga kapatid, makikita natin dito kung paano naranasan ni Martha yung sobrang kapaguran. Ano? Pagod physical, pagod spiritually, pagod emotionally. Pagod si Martha is physically, maraming tao sa atin pag pagod physically, anong nangyari sa atin? Madalas nagkakasakit tayo, di ba? Pag pagod naman tayo emotionally, ang dami natin nakikita. Mabilis tayong magalit, mabilis tayong mainis. At lalo pag pagod tayo spiritually, wala ka ng time para sa Lord. Wala ka ng time para humayo, para magbasa man lang ng Biblia. So ngayon, ang pag-uusapan natin, mga kapatid, bakit nga ba dumarating sa atin yung kapaguran? Hallelujah. At ang kapaguran, ito ay normal na nararanasan ng bawat tao. Dahil wala kong nasa at wala kahit ang bawat isa sa atin ngayong umaga,
ano, hindi natin masasabi at wala tayong kilalang tao consistent yung kanyang lakas. Na since birth hanggang sa mga ano ay talagang consistent yung lakas niya. Wala po. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, ano, tingnan po natin yung tatlong bagay na dapat natin pag-usapan ngayong umaga. Una, mga kapatid, unang punto, doing your own. Ano? Dumarating yung kapaguran, ano? Kapag ginagawa mo ang bagay nang sa sarili mo lang lakas at sarili mong kakayanan lang. Ano? So dito makikita natin, ano? Roma chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Huwag natin iwanan ng Panginoon. Hindi gumagawa mag-isa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ano, tandaan natin, stop God's work. Pastor, totoo ba yun? Stop God's work. Iba yata pinutuloy, Pastor. So, hindi po. Stop God's work, start the work with God. Ano? So, ito ay isang bagay na nalilimutan ng isang mga lingkod ng Diyos. Gumagawa siya ng sa sarili niyang kakayanan, sarili niyang strategy, sarili niyang pamamaraan without the help of the Holy Spirit. Ano? So, you are doing on your own. Kaya mabilis tayong mapagod. Ano? Kaya mabilis tayong mahirapan. Hallelujah. Kasi ginagawa lahat. Ano? Lahat-lahat ginagawa natin. Ano? So, kaya, ano? Sabi ng Biblia, sa Roma chapter 8, verse 28, ano? Ang Diyos ay gumagawang kasama natin. Ano? Pag ang Diyos ay gumagawang kasama natin, mga kapatid, ano? Lahat ng bagay, kahit mahirap pa, kahit nakaka-stress, kahit nakakapagod, pag kasama mo ang Panginoon, magiging magaan ang lahat. Ano? So, kaya gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, ano, ito yung naging pagkakamali ni Martha, ano, nung time na dumating sa kanila ang Panginoong Jesus. Hallelujah. So yung ginawa naman niya para kay Jesus eh. Ano, nung dumating si Jesus sa kanila, nung dumating ang Panginoon sa kanila, mga kapatid, ang ginawa ni Martha, nagsaing siya, nagsibak siya ng kahoy. Hallelujah. So lahat ginawa niya. Hallelujah. Yun ay para sa Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, minsan yung ginagawa natin, alam natin para sa Panginoon, pero nawawalan ka ng time with the Lord. Hallelujah. So pangalawang puntos na nakita ko dito, mga kapatid, hallelujah, doing everything with no time with the Lord. So mga kapatid, hallelujah. So ginagawa natin lahat-lahat, pero ang problema, nawawalan naman tayo ng time sa Lord. Mga kapatid, nakapokus ka na sa work, hindi sa word. Hallelujah. So maraming mga tao na nakapokus sa work, hindi na sa word. Hallelujah. Kaya mga kapatid, makikita natin dito yung ginawa ni Martha at ni Maria. Si Martha, nung time na nandoon, hallelujah, si Jesus sa kanilang bahay, ginawa niya ang para sa Panginoon. Mga kapatid, listen, para sa Panginoon yung ginagawa niya. Hallelujah. Pero mapapansin natin, bakit dumating sa kapaguran? Kasi nga, ano, ginawa niya lahat and wala siyang time para makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Unlike yung ginawa ni Maria, ano, sinamantala niya yung opportunity para makinig naman sa salita ng Diyos, sa sasabihin ng Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid, hallelujah, wala nang alternatibong paraan, wala nang pwedeng i-substitute. Hallelujah, sa ating kalakasan. Hallelujah, maliban sa salita ng Diyos at maliban sa Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, marami mga Kristiyano nakapokus sa work at hindi na sa word. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kagaya ng ginawa ni Martha, hallelujah, so dumating siya sa kanyang pag-aalala, sabi sa verse 40, alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, dito makikita natin, hallelujah, lumapit siya sa Panginoon. At sabi niya, Panginoon, sabihin niyo sa aking kapatid, natulungan naman ako. Mga kapatid, pag dumarating yung kapaguran, hallelujah, marami tayong nakikita. Nakikita mo yung mga kapatid sa Panginoon, nakikita mo lahat na pwede mo makita. Hallelujah. Ang dami natin napapansin.
Hallelujah. Pag dumarating tayo sa kapaguran. Mga kapatid, hallelujah. Doing everything and no time with the Lord. Ganito ang nangyayari at dumarating tayo sa kapaguran na ginagawa mo lahat. Hallelujah. At wala kang time to read your Bible, wala ka ng time to meditate, wala ka ng time para makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. At asahan mo, darating sa atin ang sobrang kapaguran. Hallelujah. So, pangatlo, mga kapatid, makikita natin dito, hallelujah, doing everything without asking for help. Marami naman mga Kristiyano, gumagawa, pero hindi sila humihingi ng tulong. Hallelujah. Naalala ko tuloy sa panahon ni Moses sa Exodus chapter 18. Hallelujah. So, si Moses, noong time na nandun yung kanyang biyanan, Jethro, mga kapatid, ano sabi ni Jethro sa kanya? Hallelujah, Moses, anong ginagawa mo? Sabi ni Jethro kay Moses. So, sabi ni Moses, narito ako, nakaupo. Handa akong makinig sa mga hinanaing ng mga Israelita. Hallelujah. Alam niyo, sabi ni Jethro, sabi niya, Moses, nakakapagod yung ginagawa mo. Sundin mo itong aking ipapayo sa'yo, sabi ni Jethro. Ang sabi niya, maglagay ka ng mga pinuno, na mamamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa sampu-sampu, at sa lima-limampu. Hallelujah. At yun ang ginawa ni Moses. At noong time na ginawa ni Moses yung bagay na yon, nakita niya na maging epektibo. Hallelujah. So, siguro, kung i-imagine natin, si Moses siguro wala ng time para mag-CR. Para mag-CR man lang. Siguro, pati yung mga problema mga bata, daddy, kinuhanan ako ng candy. At siguro, pati yun, isusumbong pa kay Moses. Hallelujah. Pero ano ginawa ni Moses? Naglagay siya ng mga pinuno na mamamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu, at sa sampu-sampu. At dahil doon, naging magaan yung ministeryo ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong umagang ito, hallelujah, baka mamaya, kaya tayo nagkakaroon ng sobrang kapaguran kasi nga, ginagawa natin in our own. Hallelujah. Ginagawa mo in your own strength. Hallelujah. Ay, kaya ko naman yan eh. Hindi ko kailangan ng tulong ni kapatid. Hallelujah. Kaya ko naman mag-pray eh. Hallelujah. Mga kapatid, kailangan natin, hallelujah, ng tulong ng ating mga kapatiran. Kaya sabi sa Galatia chapter 6 verse 2, magdalahan tayo ng pasanin. Amen po ba? Kasi hindi mo kaya nag-iisa. Hallelujah. Masarap yung may kasama tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? So dito makikita natin, mga kapatid, nung panahon na ito, hallelujah, sinagot siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Martha, 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 ano't naliligalig ka? At abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang mabuti. Mga kapatid, makinig po kayo sa akin. Isa lang ang talagang mabuti. Pili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, wag nating palampasin yung ganitong opportunity na tayo'y makapakinig ng sala ng Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, may mga pagkaroon na talaga nanghihina tayo. Pero wag nating palampasin yung moment, hallelujah, na kung saan ay nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, wala nang pwedeng i-substitute pa para tayo lumakas. Hallelujah. Kahit uminom ka ng mga energy drink, kahit uminom ka ng mga vitamins, hallelujah, maaaring lumakas tayo, pero spiritually, mga kapatid, kailangan natin ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya ngayong magang ito, mga kapatid, hallelujah, ang sabi sa Mateo chapter 6, verse 34, hallelujah, Mateo chapter 6, verse 34, so dito makikita natin, bakit nga ba madalas napapagod tayo? So sabi dito sa Mateo chapter 6, verse 34, hallelujah, kaya huwag ninyong ikabahala ang sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Hallelujah. So kaya madalas napapagod tayo mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo, sapat yung biyaya ng Diyos sa bawat araw. Sapat yung kalakasan binibigyan niya sa bawat araw, sa bawat umaga. Pero dumarating yung kapaguran. Hallelujah. Kasi yung problema bukas, pinoproblema mo na ngayon. Yung problema sa susunod na araw, poproblemahin mo ngayon. Yung problema sa susunod na taon pa, hallelujah,
po problemahin mo ngayon. Minsan nagbibiroan kami mag-asawa at kapag kami natutulog, nagbibiroan kami, sasabihin ko sa kanya, Art, ano bang ihahanda natin sa Pasko? Hallelujah. Pasko agad ang pinag-uusapan namin, pero July pa lang ngayon. So, mga kapatid, na yung mga pagkakataon na kaya tayo napapagod, hallelujah, yung problema mo sa susunod na araw, pinoproblema mo ngayon. Pero ang sabi ng Biblia, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Hallelujah. Huwag natin ikabahala yung para sa araw ng bukas. Ang Diyos ang bahala. Hallelujah. Amen po ba? Kaya dumarating tayo sa sobrang kapagod kasi kinakaya natin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. No, ayan. So, purihin ang Panginoon. So, mga kapatid, hallelujah, kapag ang ating mga niloload sa cellphone, hallelujah, meron tayong mga unlimited na sinatinatawag. May only 20, may only 10, hallelujah, may gigacert 50 o kung ano pa man. So, ito ay, ano, maring consumable within one day or consumable in 3 days o minsan consumable within 30 days. Pero mga kapatid, lahat ng bagay na yun, may limitasyon, may limit pa rin. Amen? Pero pag tayo ay hina spiritually, mga kapatid, kailangan loaded ka ng salita ng Diyos. Amen? So sa mga cellphone natin, pag wala kang load, nasan mo bang tumawag ng walang load? Hallelujah. So kahit anong gawin mong contact, hindi ka makakontakt. Pero pag ikaw ay loaded, hallelujah, mga kapatid, kahit tumawag ka ng tumawag, hallelujah, makakakontakt ka. Hallelujah. Pero pag ikaw, mga kapatid, yung ating mga cellphone ay may limit, pero pag ang Diyos, hallelujah, wala siyang limitasyon. Hallelujah. So gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, kailangan tayo bilang mga manggagawa ng Panginoon, ikaw bilang lingkod ng Diyos, kailangan palagi tayong loaded with God's holy word. Hallelujah. Kailangan lagi tayong loaded. Hallelujah. Hindi laging ano, pag hindi ka loaded ng salita ng Diyos, malo-loaded ka ng mga problema, mga pagsubok. Hallelujah. At mas lalo ka mapapagod. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Jesus sa Mateo 4 verse 4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah. Pag tayo nangihina physically, kumain ka, baka gutom lang yan. Hallelujah. Pero pag ikaw ay nangihina spiritually, kahit kumain ka nung kumain ka sa manginasal, kumain sa Jollibee, kumain ka sa eat all you can, mga kapatid, walang mangyayari. Pag ikaw ay may problema, dinadala, pagsubok na dinadala, hindi kayang ibsan ng pagkain yan. Anong makakaibsan dyan? Yung loaded ka ng salita ng Diyos. Hallelujah. Na magpapalakas sa'yo. Kaya mga tid, kaya nga sabi ni Jesus kay Martha, pinili ni Maria yung lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen po ba? Hallelujah. So kaya mga magulang, mga kapatid, so yung dapat natin gawin para tayo ay muling lumakas sa presensya ng Panginoon. Meron po tayong kailangan gawin, mga kapatid. Mateo chapter 11 verse 28. Ang sabi ng Panginoon, come to me and I will give you rest. Amen? So, madalas, kagaya na sinabi ko sa inyo lately, hallelujah, marami sa mga nagmi-ministeryo ay hindi rest with the Lord ang gusto, kundi mag-rest in peace. Hallelujah. Dahil sa sobrang kapaguran, gusto na nilang mamatay. Hallelujah. Pero hindi ganun ang kailangan natin, mga kapatid. Ang kailangan natin is rest upon the presence of the Lord. Hallelujah. At tinitiyak ko sa inyo, kahit anong pagsubok man ang daanan natin, tiyak magtatagumpay po tayo. Kapag ikaw ay loaded ng salita ng Diyos. Pansinin ninyo, si Martha, yung panahon ni Maria, hallelujah, mga kapatid, hallelujah. So, napakasarap na tayo ay nagdidwell into the presence of the Lord. Mas lalo tayong pinalalakas ng Panginoon sa ating pong mga buhay, pananampalataya. Kaya kung ikaw ay nagsisipag-trabaho, nagsisipag-aral, hallelujah, dumarating tayo sa kapaguran, nagmi-ministeryo tayo, hallelujah, mga kapatid, lagi natin tandaan, ang Panginoon ay nag-i-invite sa atin, come to me and I will give you rest. Hallelujah. Mga kapatid, hindi lang to sinabi ng Panginoon sa mga unbeliever. Hindi lang sinabi ng Panginoon sa mga baguhang Kristiyano. Sa lahat sinasabi ng Panginoon. At mismo ang Panginoon na mahina rin. Hallelujah. Amen po ba? Kaya nga, tandaan natin, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. At sinasabi ko sa inyo kanina,
wala nang pwedeng i-substitute, hallelujah, para tayo magkaroon ng kalakasan, kundi ang lumapit sa Panginoon. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. So, purihin ang kanyang banal na pangalan. Hallelujah. At tayong lahat, bilang mga lingkod ng Panginoon, hallelujah, ay dumarating sa atin yung kapaguran. Dumarating sa atin yung panghihina ng loob. Pero ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, hallelujah, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hindi niya sinabi, I can do all things dahil malakas ako. Hindi niya sinabi, through Christ who strengthens me. Dahil sa Panginoon. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakila Diyos, Ama na nasa langit, salamat po sa inyo ngayong umaga nito. Salamat sa pagkakataon na minsan pa ay makapakinig kami ng inyong mga salita. Opo, Panginoon, maring kami ay talagang dumarating sa kapaguran. Pero ang sabi ninyo sa inyong mga salita, lumapit kami sa iyo at bibigyan niyo kami ng kapahingahan. Panginoon, dalangin po namin na sa bawat kapaguran na aming dinaranas, O Diyos, maranasan namin talaga, Panginoon, yung totoong kahingahan mula po sa inyo. Kaya, Panginoon, pagpalain po ninyo ang devotion na ito, O God. O God, ang bawat mga nakikinig sa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas, magi sa ibang bansa, Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat yung mga anak, Panginoon, na nakikinig ngayong umaga ito. Lord God, dalangin ko, Panginoon, na patuloy na umibayo ang kalakasan na nagmumula sa iyo sa bawat isa po sa amin. Ama, pagpalain po ang Door of Faith Organization sa pangunguna ng aming Pastor Joseph Masaredo. Pagpalain niyo po ang mga Bible School teachers. Pagpalain po ninyo, Panginoon, maging mga estudyante, Panginoon, ng Bible School. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, mga district supervisors, Panginoon. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga pastors ng Door of Faith, Panginoon, sa loob at labas ng bansa, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang ministeryo ni Pastor Paul Masaredo, Panginoon. Lord God, patuloy niyo pong gabayan ang ingatan, Panginoon, ang bawat mga kaanib, Panginoon, ng aming organization. Panginoon, pagpalain din po ninyo, maging yung ibang mga organization na kung saan kayo ang itinataas, Panginoon. Lord God, pagpalain po ninyo ang bawat isa at ngayong umagang ito, Panginoon, kukuha kami ng kalakasan mula sa iyo, Panginoon, at magpapatuloy kami, Panginoon, ng aming takuhin, O Diyos. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.